2 years ago today nga mga idol, nung pumanaw si Kobe Bryant. At syempre marami nga ring aalala sa kanya, lalong lalo na mga idol ang mga NBA fans. At meron niya silang napansin ngayong araw na ito, sa araw nga ng pagkawala neto ni Kobe. Sabi nga daw ng mga fans mga idol, hindi daw coincidence na ang Lakers ngayon ay may 24 wins, number ni Kobe Bryant, at meron ding 24 loss na number din ni Kobe. Dagdag pa mga idol ng mga NBA fans, it's been 24 months na nga daw nung pumanaw si Kobe. At ang next game nga daw ng Lakers mga idol ay sa hometown niya neto ni Bean Bryant na Philadelphia. At sa panghuli nga, sinabi nila na ito nga daw si LeBron James ay umiscore kahapon ng 33 points against sa Brooklyn Nets na number nga daw ni Kobe Bryant nung siya ay high school. Yan nga mga idol ang mga kuro-kuro ng mga NBA fans. Pero syempre meron din namang magdi-disagree sa nila. Coincidence lang naman daw ito at masyado nga daw malilikot ang kanilang isip. Pero kayo ba mga idol, naniniwala kayo na coincidence lang to or hindi? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga sariling opinion. At sa ating next balita na nga mga idol patungkol ito kay Joel Embiid. Grabe nga kasi ang kanyang performance ngayon pagdating sa scoring. Siya nga yung score ng 170 points in 128 minutes sa kanyang last 4 games. 1.32 points per minute ang kanyang ina-average. At alam nyo ba mga idol kung sino lang in NBA history ang nakagawa niyan? Isa lang naman mga idol noong 1951 to 1952 season na si Wilt Chamberlain. Kaya nga mga idol, mas napatibay pa nga daw neto ang MVP candidacy neto na Joel Embiid ngayong season na ito. Very historic nga daw ang kanyang ginagawa at very solid din ang ginagawa ng kanyang team ngayong season na ito. Sila nga ay 2.5 games behind lang sa number 1 seed. Kaya mga idol, dapat nga daw ay number 1 itong si Embiid sa MVP voting. Pero anyways mga idol, abangan nga natin kung may pagpapatuloy ni Joel Embiid ang kanyang historic at dominant performance sa buong season. At sa ating sunod na balita nga mga idol, pag-uusapan natin ang nasabi neto ni Russell Westbrook patungkol nga sa kanyang bagong balik na kakampi na si Anthony Davis. Sabi niya mga idol, kahit nga daw may minutes restriction siya, talaga nga daw kakaiba kapag nandyan si Anthony Davis sa court. Laki daw ng presensya niya lalo na sa defensive end. Magandang araw makita na si Davis ay naglalaro na muli para sa Lakers. Sarap nga din daw sa pakiramdam, hindi lamang sa kanya pati na rin sa kanyang buong team. Naapektuhan nga daw sila ng energy defensively neto ni Anthony Davis. At yan nga mga idol ay tama naman, patunay niyan ang 4 blocks ni AD against nga sa Brooklyn Nets. So tingnan nga natin mga idol at abangan sa mga susunod na games ng Lakers kung ito ba ang pag-uumpisa na ng pag-turn around ng season ng Lakers. Mag-uumpisa na ba silang manalo? Yan ang ating aabangan sa kanilang mga next games. At yan ang nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!